Sinasabi ko na nga ba dahil may kulang dito sa aming kitchen pagkatapos nitong kitchen organizer or kitchen rack. Ito na naman siya. At nag-order na naman siya at sabi niya ako daw mag-unboxing. Bakit kaya? Siguro regalo na niya to since malapit na akong manganak. Wow, may pahuling unboxing sinister. At ito na nga, ginamit ko na nga dito ang aking magic cutter. Check out nyo na lang, mura-mura lang, piso isa sa aking Shopee account. Para di na kayo mahirapan mag-unboxing mga day. Ito nga, meron pa siya resibo, legit na legit. Yung parcel, sinasabi ko daya, hindi yung cutter kasi wala namang resibo yung cutter. At ito na nga, bubuksan ko na siya. Pag kayo nag-order nitong cutter ko, di na kayo mamamroblema kung saan kayo kukuha ng cutter or gunting pag dumating yung parcel nyo. Siguro po, problemahin nyo na lang kung ano yung o-order nyo or ano pa yung pag-o-order nyo para lang makapag-unboxing kayo. O, kita nyo? Hindi, no. Ako din, di ko kita kung ano ba naman yung ina-unboxing ko. Kasi nga, nakatakip siya. Pero, okay lang yan. At least may surprise. Ayan, tatanggalin ko pa nga yung sa taas. Huwag na kayong magmadali kasi ipapakita ko din naman to. At tatanggalin ko na nga dito yung box para naman makita nyo. And ito na. Stove pala siya mga day, ayan na nga. At kagaya dito sa kitchen rack namin, black din siya, bagay na bagay talaga sa aming kitchen. O, diba? Iba talaga pumili si Mister. Alam na alam niya kung anong bagay dito sa aming kitchen. Bagay, siya din naman kasi nagluluto, kaya siya din nakakalam kung anong gusto niyang gamitin. Basta ako, taga-unboxing lang. Este, taga-kain din pala ng mga foods. At ito na nga, ilalagay ko na yung sa paa niya para hindi siya nag-i-slide. Ayan na nga. Pero rotate ko na siya, paray. At apat to, kaya sakto lang. Kompleto naman yung accessories niya. At habang na-unboxing ko nga to, nilalagay itong mga sa paa. Okay naman, wala naman akong nakitang damage or any dent sa stove. And about sa pagkakabalot niya, okay naman. Kita-kita nyo naman doon sa packaging niya. Very safe talaga, naka-box and wala namang basa or yupi. At kukuha nga ako ng gunting dito, dai, pero hindi ko pa siya sisirain. Iaantay ko lang yung mismo sa burner niya kasi nga nakatay siya. Ayan na nga, yung sa harapan niya, nilagay ko na nga yung plate niya. Ipagpapalit-palit ko pa kasi nga parang hindi siya compatible dun sa isa. Hindi matatapos to review to kung hindi ko siya nasusubukan mga day. Kaya nga ito, susubukan ko na siya. I-open at ayun na nga, nabudol yata ako. Ayaw masindihan. Pero sabi naman ni Mr. paano daw masisindihan, eh wala pa naman yung gas tsaka yung host dyan. Ayun din dyan. Naku naman. At ito nga, chine-check pa ni Mr. Nakikialam na naman to. Kung nag-unboxing dito, nakikialam pa siya. Iga-quality check pa niyan niya. Ayan, tinignan pa niya. Tapos, magkaiba daw yung sukat ng burner niya. Malaki yung isa. Tapos yung sa left, maliit daw. O, diba? Tinignan pa niya sa ilalim. Gusto mo, ikaw na mag-review niyan. Ako nag-unboxing dito eh. At yan na nga, binalik na niya. At mamaya na daw niya ilalagay or ililipat yung hose tsaka yung gas. Kasi nga naman, wala pang butas tong kitchen namin. Papunta dun sa ilalim ng kitchen. Para lagayan ng aming gas. At ito na nga ang aming bagong stove. From Shopee. Kung gusto nyo nito, ito yung mismo zoom niya. Makikita nyo dyan. At ito yung tunog niya. Pakinggan nyo na lang. Ayan siya. Mas presentable siyang tingnan compare sa mga ibang stove dye. At hindi rin siya dumihin tingnan kasi nga black siya. Kaya kung gusto nyo din nito dye, ilalagay ko sa comment section yung link. Dahil hindi ko ito inutang sa aking SP later, ipapakita ko din sa dulo kung magkano niya binili at magkano yung shipping fee niya dye. Ito siya. $2,450 yung pinaka-amount ng stove plus $284 na shipping fee minus $123 voucher. Bali $2,611 ang pinaka-total niya. Yun lang, follow na lang. Thank you!